Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, bigyan mo ng kagalakan kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat dahil sa aming pagsuway na pinagsisisihan at inihingi namin ng kapatawaran sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw ay umawit, o babaing baog, tinig mo'y itaas, o ikaw na hindi nakararanas ng hirap sa panganganak. Ang magiging supling mo'y higit na marami kaysa may asawa. Gumawa ka ng mas malaking tolda, habaan mo ang mga tali at dagdagan ang tulos. Ikaw ay kakalat sa buong daigdig. Mababalik sa iyo, Israel, ang lupaing nasakop ng ibang bansa. Ang mga lungsod na ngayon ay wasak, ay gagawing tirahan ng maraming tao. Huwag kang matakot, pagkat hindi ka nahahalayin uli, ni aaglahiin pa. Malilimot mo nang ika'y naging taksil na asawa, pati malungkot na alalahanin ng pagiging balo. Sapagkat ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ang asawa, bat-bat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali, ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoong nagligtas sa iyo.
ng panahon ni Noe. Ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya'y awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panduksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Daan ng poong, nariyan na. Tuwirit ianda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga sinugo ni Juan, si Jesus ay nagsalita sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang tambong inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagsusuot ng maringal at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta.
sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, si Juan ang pinakadakila sa mga isinilang, ngunit dakila kaysa kanya ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Pinakinggan siya ng mga mamamayan, pati ng mga publikano. Ang mga ito'y sumunod sa kalooban ng Diyos nang pabinyag sila kay Juan. Subalit tinanggihan ng mga Pariseo at ng mga Eskriba ang layunin ng Diyos sa kanila, sapagkat hindi sila nagpabinyag kay Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang araw ng ating pagnonobena. Pag sinabing nobena, 9 days. So unang araw at no, bibilang ka na lang after nito, December 25 na. Birthday na. So paikli ng paikli, di ba? Sa kandila, may 4 na linggo. Tapos ngayon, meron na lamang tayong 9 na araw. Bago sumapit ang kapanganakan o araw ng kapanganakan ng Poong Jesus Nazareno. Pero mas maganda din po sa bawat araw na daraan, mapagnilayan natin kung ano ang paanyaya sa atin ng Diyos na baka maaring tingnan natin para mas maging maayos ang ating pamumuhay. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung paanong itinataas ni Jesus si Juan Bautista sa harapan ng mga tao, sa mga nakikinig sa kanya, na kung tutuusin, si San Juan Bautista sa pagtingin ng marami, medyo hindi normal, parang baliw, no? Na hindi magarbo ang kasuotan, sa disyerto tumira. So, sa paningin ng mga tao, hindi siya karapat-dapat. Pero para kay Jesus, siya ang pinakadakila sa lahat ng isinilang. Bakit? Dahil siya ay namuhay sa katotohanan. Hindi lang basta namuhay, kundi nagpahayag ng katotohanan. Yung totoo, no? Yung sa totoo lang. Kaya marami sa atin ang namumuhay sa kalungkutan dahil nagsimula tayong magtago ng ating tunay na nararamdaman. Marami din sa atin ngayon ang nag-aaway-away dahil sa katotohanan na pinaniniwalaan natin. Ngayon kasi po, ang katotohanan nagiging subjective. Pag sinabing subjective, depende kung sino ang nagsasalita. Na madalas natin, nagiging bias tayo sa pinakikinggan natin na kahit mali, dahil bias nga tayo, nagiging totoo at pinaniniwalaan natin. Pero wala eh. Matigas ang ulo natin eh. Alam na nga natin minsan niloloko tayo eh. Pero suportado pa rin natin sila. Alam na nga natin na nagsisinungaling. Pero believe na believe pa rin tayo sa kanila. Eh paano maayos ang buhay natin? Eh kung masasanay tayo na mamuhay sa kasinungalingan. So sa paningin ng Diyos para kay Jesus,
ang isang pamantayan ng isang taong no, para sa kanya na dapat natin makita, hindi yung sa kung ano ang pananamit mo, ano ang brand ng susuotin mo sa Pasko, ano ang dami ng pagkain na ihahatag mo sa mesa mo sa Pasko, kundi yung mayroon ba tayong may ihaharap sa Kanya at may ihahandog na dignidad o integridad dahil nagsikap tayong mamuhay at manindigan sa katotohanan. Kasi mas ano pa po, no? Dati talagang naririnig natin yung mga linyahan natin na di bali ng mahirap. Di ba? Di bali ng mahirap. Importante may dangal. Di bali ng tuyo ang kinakain. Basta't nanggaling sa tama, sa mabuti. Buhay pa ba ang ganyang prinsipyo at pananaw? O lagi na lang, kailangan natin kumampit eh. Kaya kahit maling tao, kahit nagsisinungaling, kailangan natin paniwalaan eh, para tayo mabuhay. Ang importante ay kung sa paningin ng Diyos, may dignidad tayo, hindi sa paningin ng mga tao. Ang importante, yung humahanga sa atin ang Diyos sa paninindigan nating magdala at magpahayag ng katotohanan, hindi sa kung paano tayo hinahangaan at magugustuhan ng mga tao. Hindi natin ikaliligaya yan. Kaya nawa, sa unang araw na ito ng ating pagnonobena, hingin natin ang grasya mula sa Diyos na talagang mapanindigan natin at maipahayag, lalo tigit, maisabuhay natin ang katotohanan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating manunubos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Ibinalita ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, hilingin natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ituturo mo sa amin ang iyong daan. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan. Ang Santa Iglesia, naway maihayag ang kaluwalhatian ng Panginoon at maipakita sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan. Ang mga pinunong Kristiyano, naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan para akayin ang kanilang bayan sa landas ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan. Ang ating mga puso, naway maging bukas sa pagtanggap sa mensahe ng mga propeta na nagsasalitang parang mga tinig sa ilang. Manalangin tayo. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan. Ang pagtitiyaga ng Diyos, naway maranasan ng iba sa pamamagitan ng ating mabuting pakitungo sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan. Ang mga taong inaalaala natin ang kamatayan, naway magtamo ng kapatawaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat
special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, masdan mo ang bayang sa'yo'y naghihintay. Naghihirap, tigip ng sindak at alipin ng kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang karaingan
ng iyong bayan. Umaasa sa iyong pagdating at sa dulot mong kaligtasan. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagtatal. O kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sayo'y umaasa. Iligtas mo kamit marapating sa kahari ay isama. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagtatal. O kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sayo'y umasa. Iligtas mo kamit marapating sa kari ay isama. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagtatal. O kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sayo'y umasa. Iligtas mo kamit marapating sa kari ay isama. Iligtas mo kamit marapating sa kari ay isama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga picture na pinamigay po sa inyo, larawan ng Mahal na Birhen at ng Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.